lakas makapogi points ng nung lalaking panayang share ng tips. Ang viral pogi ngayon, ang kwento ng binatang ito na ipinagmamalaking gumwapo raw siya kahit hindi siya niretoke. Bali po, pangalan ko po is Marky Priya po. Isa rin po akong YouTuber. Yun nga po, nahihirapan na rin po minsan ako sa kalagayan ko ngayon kasi po, mula po nang bata pa lang po ako hanggang sa nagtumanda na ako hanggang ngayon. So, hindi naman po ako nakaranas ng pambubuli or panglalait mula sa iba kasi ayun na po, lagi po sinasabi ng magulang ko na gwapo nga raw po ako at wala po akong pintasan sa aking sarili, sa aking mukha. So tinanggap ko naman po yun kasi naniniwala lang po talaga ako na walang pangit na ginawa ang Diyos. So wala naman po talagang pangit sa mundo. So tao lang po yung nabibigay ng diskriminasyon, tao lang yung nabibigay ng mga panghuhusga sa ating gapa kung bakit nagkakaroon ng pangit. Kasi tao lang talaga yung pangit ng isip. Tumutong po ako ng high school, tingnan po dahil po nagkakandarapang babae sa akin dati. So hindi ko lang po talaga maiwasan kasi parang hindi na po normal yung buhay ko kahit saan po ako munta. Nagkakaguluhan nila ako. Mahirap po talaga kasi hindi ko maranasan yung normal na buhay. Hindi ko magawang lumabas para maglaro. Hindi ko magawang lumabas para, alam niyo po eh, para maranasan yung buhay ng isang tao, bilang isang simpleng tao, normal na tao po. Hindi ko po alam kasi ang dami pong nagagalit, ang dami pong nagagalit sa amin, mga lalaki rin, dahil minsan yung mga magkasintahan sa mga mall, minsan pag napunta kami ng mall, for example, ang birthday ng kamag-anak ko, birthday ng ate kuya ko, syempre kasamahan ako kasi member po ako ng pamilya. Ano po? Yes po, hindi po madali, hindi po madali pinagdadaanan ko. So, hindi ko alam kung bakit ganun rin ako kagwapo. Hindi ko naman po talaga, kasi ganito po ako nung nilabas ako ng magulang ko, ganito na po talaga. Wala naman po ako pinabago sa sarili ko. Na ano po? Ay, hindi po sir, kasi ganito po yun. Never po ako nag-girlfriend. Hindi dahil sa torpe or hindi dahil sa bakla ako. Lalaki po, straight po ako lalaki. So, gusto ko lang po maging normal yung buhay. Ayoko dahil po ginagalang ko lahat ng mga babae, especially yung magulang ko, mother ko, ate ko, bunso ko, kapatid, may mga kapatid rin po akong babae. So, kaya kung nakakakita ng may nasasaktan ng babae. So, syempre po, pagka kahit gano'n po kaganda yung mabahay or mahirap po eh kasi baka pumabash tayo or parang ang nangyayari po kasi parang ako yung iniligawan. Actually gusto ko po talaga yung maging normal. Ako po yung gusto ko paghihirapan ko siyang ligawan. Alam mo po yung mapapasagot ko siya dahil pinaghirapan ko na nagtsaga po ako ng ligaw sa kanya ng ilang buwan, ilang taon. Hindi po parang kasi ang nangyayari po ako po yung parang nililigawan ng mga babae. So hindi po talaga gusto yun. Minsan naisip ko na nga rin po na magpatiwakal na lang. Minsan po, isang araw, mag-isa lang ako sa kwarto, sobrang nade-depress na ako. Kumuha pa ako ng lubid. Pasensya na po kung sasabihin ko ito. Kumuha pa ako ng lubid at kumuha pa ako ng lubid, tapos sinabi ko po. Then, nung tinangka ko na pong ilagay sa leeg ko, hinipitan ko siya. Masakit pala. Hindi rin po ako makahinga. Kaya tinanggal ko na lang din po, hindi ko na tinuloy. Ang dami ko na pong ginawang paraan. So, minsan po, gumamit na po ako ng... Alam niyo po yung ilang taon na pong nakalagay sa box na Perla papaya soap, mga ganun po. Ginamit ko po para po, bumangit po ako. Po, gumamit, binabad ko na rin ng isang oras sa Sunrocks po, yung muha ko. Gumamit na rin po ako ng Ariel, Tide, Tops, lahat po ng mga hindi pang mukha. Ginamit ko na po sa mukha ko para po mabawasan yung kagapuhan ko. Pero hindi po eh, ang kinalabas na po lalo po ako magumuha po. So, hindi ko na po talaga alam. So, sabi nga po kung ano yung binigay sa atin, kailangan natin tanggapin. So, ito yung binigay sa akin ng Diyos, binigay sa akin ng magulang ko. So, kailangan ko talagang yakapin po, tanggapin po. So, sa mga lalaki dyan, mga tao dyan na gusto nyo magpagwapo, magpapogi, gusto nyo magpa-opera. Guys,
isa. Huwag nyo nang pag-aksayahan ng panahon. Ilaan nyo na lang sa pamilya nyo yung perang gagastusin nyo dyan. Hindi biro ang magkaroon ng ganitong sitwasyon. Kung kayo malagay sa kalagayan, kung mahihirapan kayo guys, hindi na normal sa akin. Hindi ko na maranasan sa buhay yung normal na buhay. Ito po yung kinakatakot ko talaga. Yung sinabi ko kanina, ayaw kong may nasasaktan na babae. Ayaw kong magkaroon ng girlfriend po kasi baka po ma-bash or ma-discriminate sila na ba't ko pinatulan, di ba? So, ayaw ko pong masaktan sila. So, ako na lang po yung lumalayo. Sinubukan ko na rin pong tumira minsan sa Mount Pulag. Mag-isa lang po ako doon. So, para malayo po sa kabihasnan. Tapos, ayun po. Nakakita ko ng grupo ng mga Baboy Ramo, mga usa. May mga usap po sa Mount Pulag. So, may unguy pa nga po ako nakita doon. So, napansin ko rin po kahit sila po lumalapit sa akin. So, lapitin po talaga ako. Hindi ko alam kung bakit. Kaya, ayun po, tinanggap ko na lang po talaga kung ano po meron sa atin. Tanggapin na lang po natin yun. And, yakapin po natin ang buong puso. Sana po huwag na pong danasin nyo ng mga magiging anak ko. Sa ngayon po, nakapag-asawa na po ako. Talaga naman po, ako po yung talagang nag-push na manligaw sa kanya. Siya po yung kakaibang babae na never po. Hindi po katulad po ng ibang babae po na talaga nagkakandara pa sa amin. Yes, siya po yung babae napansin ko na alam niyo po yung never niya akong pinansin or never ko nakita sa kanya na naging katulad ng ibang babae dyan na nagkakandara pa. So, nung kilala ko po siya, talagang tumibok yung puso ko sa kanya. Pinag-pray ko na sana huwag siya ma-discriminate pag ako yung naging asawa niya kasi sobrang gwapo ko nga. Maganda rin po yung asawa ko. May dalawa na po kaming anak ngayon. Ayan. Sa mga tao, huwag nyo nang hangarin na magkaroon ng maraming pera para mapabago yung sarili nyo kasi wala naman, hindi naman tumitingin ng Panginoon sa itsura ng tao eh. So, sa puso siya tumitingin. So, baliwala po yun. Kung gusto nyo lang po ng katanyagan sa mga mata ng tao, so, hindi po advisable ng ganun. Kasi kahit gano'n tayo katanyag sa tao, kung hindi tayo tanyag sa Panginoon, kung hindi tayo kilala ng Panginoon dahil hindi natin siya tinanggap or hindi natin in-accept si Lord as a Savior, so, useless din po yun. So, kung ano po yung meron tayo, matuto tayong tanggapin na yakapin yun. Hanggang ngayon po, lagi kong sinisecure yung feelings ng asawa ko kasi syempre kung mag-asawa na kami, marami pa rin pong tumitingin sa akin ng mga girls. Hindi ko na po talaga binibigyan ng pansin yung mga ganung bagay kasi po may pamilyado tao na po ako para sa pamilya ko na lang po, sa asawa at sa mga anak ko. So girls, mga girls po na nandyan. Dito po ba yung camera? Hari ka po, sige. Kanina ka po ako nagsasalita yun, game po na. Ito talaga sir. Ito pala yung camera sir, hindi mo naman sinabi. PMJS pa naman to sir, ito no? Ikaw naman talaga oh. Ito pala yung camera eh. Ba't doon ako pinahirap sir? Okay lang sir, pinapatawad naman. Sorry po, dyan pala yung camera. So, back to ano po, zero po yung nasabihin ko. Simula umpisa po. Yun na lang po ngayon. Opo, kasi mahaba-haba po, you know? Mahirap mag-edit ng vlog. Sige po. Ito po guys, mga girls, pasensya na po kung makontento po tayo sa mga ano, kung anong meron tayo. And, huwag na po natin hangarin po yung kung ano pong wala sa atin. Hangarin pa natin ang hangarin. So kung ano yung meron tayo, matuto tayo makontento. At sa mga girls na hindi ko napansin nung araw na talagang patay na patay kayo sa akin. So pasensya na, patawarin niyo ako. Talagang ayaw ko lang din kayo masaktan. Ayaw ko namang, di ba, kada lugar na puntahan ko, maging girlfriend ko kayo para lang sabihin na, di ba? Ayaw ko lang ako na ilang yung lumalayo dahil ayaw kong makasakit ng kapwa or ayaw kong makasakit ng damdamin lalo sa mga babae. So may asawa na po ako, masaya po ako ngayon at nagsiserve kami ngayon sa church. Ang gwapo ko. Ayan po, salamat po at natampok ako sa KMJS. Sana po wala po maging bash sa akin kasi gusto ko lang po makapagpasaya ng maraming tao. And sinasabi ko lang naman po dito is walang pangit na ginawa ang Diyos. Yun lang po. Maraming salamat po kapuso. Kapuso, kabagang, mga kabungal, mga kagaldador dyan, mga kaliki, and mga kajoynatics. Ayan po. Salamat po.
hey, shoutout nga pala sa mga taong hindi open-minded dyan. Sa mga taong pinagsasabihan ng magulang, ng kapatid, ng kamag-anak, tito, tita, at ng mga kaibigan nyo, or mas mga nakakatanda sa inyong lahat. Guys, pag sinabihan kayo ng totoo sa inyo, huwag kayong magagalit. Kasi concern lang sila sa'yo. Concern lang sila sa inyo. Kung ano yung sabihin nila sa inyo, kahit masakit tanggapin nyo, kasi yun yung totoo eh. Ako nga tatay ko, galit na galit bago pumanaw yun. Sinabihan niya ako ng gwapo. Nagalit ba ako? Hindi, di ba? Kasi yun yung totoo. So, tinanggap ko. Yun lang, guys. Tanggapin natin yung katotohanan. Okay? God bless you.